Pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sinaguga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking yun sa araw ng pamamahinga upang maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Tiningnan ni Jesus ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang napakaraming tao sa tabi ng lawa. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tero at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat ng ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masasamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag niyang Boanerges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Si Jesus at si Belzebul. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao kahit hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan niyo ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Belzebul. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang yon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang yon. Gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at yun na
ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas. Malibang gapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastanganan. Ngunit, ang sinumang lumapastanganan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na yon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina." Ang 4 na kabanata ng Marcos. Ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya ay sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing yon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nagugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo. Kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito'y tumubo, lumago at namunga ng marami. May 30, 60 at 100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." Ang layunin ng talinghaga nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya, kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag ang talinghaga, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga." Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Paliwanag sa talinghaga tungkol sa mga hasik. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos." Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal.
Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig na salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi ito nakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tigtatatlumpo, may tigaanim na po, at may tigiisandaan. Walang lihim na hindi mabubunyag. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan? O kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na, ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang matatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ang talinghaga ng binhing tumutubo. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik, sapagkat panahon na para ito'y aanihin. Ang talinghaga ng butil ng mustasa. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ang paggamit ng mga talinghaga. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila habang naglalayag. Inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natatakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito?
pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya.